Mga idol, dito po tayo ulit after 1 month na na-feature natin yung atsal ni Sir Jury dito sa Barangay Kadi Kulaman, Sultan Kudarat. Balikan na po natin kasi medyo malaki-laki na yung kanyang bunga at this time, nakadalawang harvest na kayo, sir, no, ngayon? Nakadalawang harvest at saka ito pa lang usually ang partial na harvest natin, mga idol. Tapos mag-harvest pa tayo papunta doon. Yan, so ngayon mga idol kasi na bilang natin yung kanilang mga bulaklak, sobrang dami po talaga mga idol. At saka ipapakita po namin sa inyo mga idol, ganito na po siya kadami ngayon. Yan. Yan mga idol, no. So naka-harvest na kayo, sir, no? Ito na-harvestan na to, no? Yes, sir, na-harvestan. Ito na-harvestan na mga idol. At saka ganito po siya kadami mga idol. Yan, pwede ba nating bilangin, sir? Pwede po. Yan, kasi marami po siya idol hanggang papunta po dun. So ito siya nasa nga ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, isang sanga pa lang yan, isang sanga. 8 na po na bunga mga idol, oh. Yan, grabe ang dami. 8, tapos sa kabilang sanga 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, dalawang sanga na po tayo, ah. Ay, mayroon pa dito 16, 17, 18, 19 sa dalawang sanga. Yan, 21, dito tayo mag-start. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yan, 30 plus ito, 31, 32, 33. Yan, 33, 34 sa tatlong sanga. Yan, meron pa isang natira. Ilan na ngayon? 34, 35, 36, 37, 38, 39. Yan, meron pa sa baba mga idol, 39, 40, 41, 42 mga idol ang bunga usually ng atsal ni Sir Jumar. Sir Jury, sa isang puno pa lang mga idol, no. Baka sabihin kasi may before kasi may na-feature po tayo mga idol na baka sa punuan lang na ganyan kayo nag-vlog kasi maraming bunga. So makikita nyo naman po mga idol, oh, ganyan. Yan, marami po. Yan, pwede pa hanggang doon mga idol, oh. Ito siya, pwede na to siya ma-harvest, Sir Jury. Ito. Oh, pwede na yan, sir. Yan. Ito, tricolors na, pwede na harvestin natin. Yan. Sir Jury, may tanong ko lang, ano ba talaga ang sikreto mo sa ganito kagandang mga atsal? Malaki siya mga idol. Ano po yung sikreto mo talaga, sir? Gaya po ng dati, hanggang ngayon po, ganun pa rin po yung ginagamit natin, foliar. Yung dalawa po yun na pinagkukumbine po natin. At saka hindi na po pala ako nag-abono. Hindi na nag-abono? Umpisa po nung last na na-pictures natin itong atsal ko, hindi na po tayo nakaabono. More on foliar na po tayo. Drinsing? Ano na po, yung spray po. Spray? Spray siya. Ayun. So, Sir Jury, isuli, ano ba talaga ang ma-advise mo? Kasi mga idol, sobrang ganda po talaga ng kanyang atsal. Ano talaga ma-advise mo para magiging kagaya din ng atsal mo yung mga usually yung mga farmer natin na magsisimula pa lang? Opo, ang maibibigay ko po na tip, kailangan po alam natin yung mga bawal at saka hindi bawal. Ito po kaya po hindi ako nag-abuno ng granules kasi minsan hindi natin talaga maiwasan may lalabas talaga na atake ng bakterya. Pagka yung isang halaman may sakit na or may atake ng fungus or bakterya, pag inabunuhan natin yan, lalo silang ma-activate, sir. O kasi yung abono or yung nitrogen, pagkain pa yung ng mga bakterya o ng mga microorganism. So pag inabunuhan natin yun, tataas yung population nila kasi ma-activate sila. Mahihirapan tayong mag-control. Kaya ang ginawa ko, dinirekta ko yung nutrient, dinirekta ko po sa dahon. Foliar spray ko po siya. Foliar na spray? Opo, foliar po siya. Tsaka okay naman po yung epekto ng foliar natin. Makikita naman, green-green siya. Kahit walang abuno, green-green siya. Tsaka makapal yung mga dahon niya. Makapal siya. Sir, nabahagi mo yung mga bawal at saka hindi bawal. Pwede mo bang ma-share sa amin yung mga dapat pala munang gawin? Tapos i-share mo rin sa amin yung mga hindi dapat gawin? Yes, sir. Opo. Ayun po, isa po yun na dapat iwasan natin pagka may sakit yung tanim, bawal po talaga mag-abuno. Okay. Opo. O, kung ano po, depende po kung ano po practice ng ibang mga kasama natin na farmer. Pagka nakita po nila yung tanim nila na naka-recover na siya, may mga bagong dahon na siya, pwede na po sila mag-apply ng abuno. Ah. Opo.
yun na po yung identification na mag-a-apply ka na. Nangabunok. Kasi lumalabas na yung mga bagong, ano niya, bagong talbos niya or bulaklak niya. Ibig sabihin, wala na siyang sakit. Na-control na yung sakit niya. So, sa pagkakaintindi ko, bawal mag-abono pag may sakit? Yes, sir. Ano lang pala dapat gawin? Mag-foliar spray ka lang, sir. Ah, foliar? Opo, kasi yung abono pala, para sa para malaban po ng lahat, yung abono natin, hindi po kasi yan readily available. Kasi kung may conversion pa yan, yes, no? Sir. Opo. Eh, ang nagko-convert po niyan, yung mga microorganism din natin na nasa lupa po. Opo. Dahil ito yung nitrogen po, i-convert pa po yan into nitrate form para maging pagkain ng tanim. Samantalang kung mag-foliar ka po, automatically, opo, 24 hours lang pagbuka ng stomata, makakain talaga agad yung nutrient. At saka yung nutrient na po yun, kung baga pa sa kanin, luto na. Luto na. Opo, makakain agad, magagamit agad ng tanim. Oy. Saka mas madaling makarecover yung tanim pagka i-foliar mo siya. At saka kung ang disadvantage naman po na mag-granule ka, iwalang activity yung mga root natin, root system ng tanim natin. Kasi nga may stress siya, may sakit siya. Opo. At saka yung bakterya po umatake yan una sa ugat. Sa ugat? Ugat po, paket po yan. Pag inabunuhan natin yan, wala siyang activity na makakain ng nutrient. Kaya ang ano po, ang technique, ipadaan natin dito sa stomach niya or stomata niya. I-spray natin. Yan, first time ko talaga nilalaman yan, sir. Kasi, ang ganda. Ganun lang po yung technique. Kaya ako pang may nakita ako dito na may mga ano, lalo yung bacterial blight, talagang kahit yung mga tauhan ko dito, ina-advisean ko talaga na huwag mag-abon. So, isasummarize ko po, sir, sa pagkakaindi ko, mga idol, ang gusto ipabatid ni Sir Jory, bawal po mag-abono sa ating tanim once na may sakit. Kasi, yes. First, walang activity ang mga roots. Yes. Opo. Pangalawa, aatakihin siya ng mga insekto at saka bakterya. Bakterya po. Kasi may iniyong masisinsya. Ma-activate yung mga bakterya. Kasi may pagkain. Oo. Yan. Opo. Ang solution po, mga idol, foliar spray. Yes, sir. Yun yung fertilizer. Abuno din yun siya, di ba? Abuno din. Abuno, pero diretso siya sa estomata ng tanim. Opo. Yan, sa dahon. Yes po. So, dahil walang activity yung mga roots nila pag may sakit, dito tayo mag-aabono sa dahon. Yan, para makarecover, mga idol. Mag-aabono lang po tayo once na makita natin na may bagong sibol. May mga bagong sibol. Sibol. Kasi palatandaan na yon na nakarecover na ang tanim. Yes po. Doon palang mag-aabono. Eh, sobrang ganda po ng idea mula kay Sir Jory. Ano pa po, sir? Ganun naman lang po. At saka isang tip pa po para ano. Ang importante din po yung sanitation and eradication po. Opo. Kasi pag may nakita tayong mga may sira-sirang dahon, may nabubulok na bunga, kukunin natin yun kasi yun din yung magiging mag-spread. Yes, sir. Mag-spread doon ng pag hindi natin yung natanggal. Kasi yung ibang insekto, parang sa tao yan, sir, eh. Yung tao po, pagka walang sugat, hindi nila langaw. Yeah, tama. Pero pagka ang tao may sugat, pinupuntahan ng langaw. Ganon din po sa tanim. Pagka may sugat yung bunga, may nabulok na bunga, pupunta doon yung mga insekto na ma-attract doon. Maglipat-lipat doon sa walang sakit. Magkalat yun. Siya po yung dadala ng sakit. Lalo na yung anthracnose. Yes, sir. Yung tinatawag natin po ng mga vector of diseases po. Yan, sobrang galing po talaga ni Sir Jory, mga idol. Ulitin po natin. Pag may nakita po kayo ng mga bunga or yung mga tanim nyo na may sakit, iridikit agad yun. Tanggalin. Ilinis papunta sa labas. Dahil yun ang pupuntahan ng mga insekto. Yes po. Yan, at saka pag pumunta ang mga insekto na yon, sila po ang victor of disease, kakalat sa mga wala pang sakit. Lalo na po yung mga anthracnose, mga idol. Yung kaya po pinupuntahan yung ng mga insekto kasi yung tanim natin naglalagas siya ng tinatawag na pheromones. Isa po siya, amoy po yan na yan po yung ina-attract ng mga insekto, sakit. 1 kilometer daw yan kung saan yung papunta yung hangin, malanghap ng mga insekto. Malalaman nila kung saan yung may sakit. Gamit po yung parang antina-antina. Akala ko sa abuno lang yun. Hindi din pala sa may sakit din. May sakit din po. So dalawa din pala. Marami pong ano, factors na pwedeng mag-atake yung insekto at saka sakit. Ayun. So yun po, mga idol, no. Tanggalin talaga agad. Kasi pupuntahan nyo ng mga insekto yung may sakit nyo na pananim. At saka sila ang magkakalat. Yes. Yan. So, sir, sa mga dapat pong gawin, ano naman po ang mga dapat natin gawin? Sa ano po, yun naman lang po talaga yung ano, yung at saka pagka ganitong stage na po, siyempre yung kailangan na po dito yung ano, yung nutrient management po.
kasi lalo maraming bunga, ibig sabihin, pagka maraming bunga, mas marami din yung requirement na kailangan. Oo. Opo. Depende po sa iba po, pwede po kayong ano, pwede po kayong every weekly mag-abunoy po kayo. Kasi meron pa pong ano eh, ito po, may mga lumalabas na mga bago. Oo. Pagka kulang po yung nutrient natin, hindi siya lalaki. Magdi-deform siya. Ay, deform. Opo, magdi-deform gaganon. Siya, opo. Oy. Sir Jury, sa ganito siya, pwede mo ba ma-share sa amin yung stages mo na sa pag-abuno? Sa unang abuno mo po, ilang ano po yun siya, ilang weeks after transplant? Ah, yung ano po, after transplant ko po, every ano, every week po ako noon nag-drench ako talaga ng abuno. Drenching. Anong ang abuno po? Yun lang po, yung ano pa rin, yung triple 14 at saka ano po, yung zinc sulfate. Zinc sulfate. Mm-hmm. Hanggang ilang buwan po kayo na ganun ang abuno nyo? Mga ano po, mga yung pag-drenching ko, 2 weeks lang yung pag-drenching ko. Oo. Tapos yung direkta na po na nilalagay ko na ano, granules, mga 2 weeks din. So 1 month total? Opo, mga 1 month total po siya. Oo. Opo. After noon, ano na po ang next nyo na nilagay na abuno? Wala na po, fuller na lang hanggang ngayon. Ah, hindi kayo nagpotash? Wala na po. Hoy, kakaiba po kasi mga idol sa fuller kasi potash eh. Ang foliar din kasi natin, kasi may meron po yung tinatawag tayo na macronutrient. Yung macronutrient, yan po yung NPK. Meron na po siyang potassium. Nitrogen, phosphorus, potassium. Meron na po siya. Tsaka may foliar din tayo na ginagamit, meron din siyang potassium. Kaya, ano po, at saka ano po, ang kaibahan nun, yung potassium kasi natin, pag in-apply mo yan ngayon, 15 days pa po yan mapapakinabangan ng 15 kanin. Days? Yes po. Yan, so kakaiba po mga idol, no? Kasi usually, sa mga nag-atsal farming or your bell pepper farming, usually may potash pag namumulaklak na. Opo, kasi para po siya sa pamulaklak talaga. Oo, pero kay Sir Jury, wala pong potash. Doon lang sa triple 14, may 14%. Opo. At saka sa puller kasi meron din eh. May mataas din yung porsinto ng potash doon. Pero pwede po talagang mag-apply. Kasi kailangan, lalo sa ganitong stage po, pwede po kayong mag-apply. Opo, kasi kailangan po yun. Depende kasi sir sa capacity ng lupa. Dito po kasi sa akin nakita po, eh medyo ano pa yung lupa po. Medyo maganda pa. Maganda pa yung lupa. Matang. Kaya hindi na kayo nag-potash. Opo, kasi makikita naman sir. Pagka, pag nakita ko na kailangan talagang lagyan ng potash, maglalagay din po ako. Opo, ng granules na potash. Magdadagdag din po ako. Yan po mga idol, so tatlong beses lang po talaga nag-abuno si Sir Jury sa kanyang atsal mula nung naitanim ito. Tapos ang drenching mo, ilang beses po sir? Hindi na po ako nakapag-drenching sir eh. Yung ano lang po, nag-spray na lang po. Spray na lang? So yung abuno mo, tatlo lang or ilan ba talaga total? Yung ano po, yung direkta na granules po nila nalagay ka, tatlo lang. Tatlo? Opo. Sa drenching mo? Yung pag-drenching ko nito, yung pagka ano niya, pagka one month niya, nag-stop na ako mag-drenching, hindi na ako nag-drenching. So every week ba yung drenching mo? Every no, po. Every week? So apat din na drenching? Yes. Tapos tatlong granules na abono? Yes, sir. Ayun. So sir, ang pag-ano mo niyan, ngayon every week, abono na granules lang. Tapos drenching na ba? Tama ba? Actually ngayon po, hindi na po ako nag-abuno po. More on foliar na po ako. Foliar na lang talaga? Foliar na po ginagamit. Ayan. So sobrang ganda no. Ano po sa tingin nyo sir na maganda yung ano? Kasi usually mga idol, lahat po nang na-feature natin nga ngayong season na puro kulot yung atsal. Yes po. Sa'yo kasi wala siyang kakulot-kulot. Kayong foliar na ang napansin ko, tumitigas po yung dahon. Tumitigas? Yes. Tumitigas yung dahon, kumakapal yung dahon niya, makikita naman po. Oo, ito no. Kumakapal siya, mahihirapan pong kumulot yung mga dahon natin. Pag makapal? Opo, at saka yung ano po, yung inatake naman po talaga ng fungus, itong tinatawag natin na chlorophyll o yung kulay green ng dahon. Oo. Pagka mahina po yung resistensya ng tanim natin, talagang maano siya, atakihin talaga pasok siya. Pasok siya ng fungus. Yes, kaya ang kagandahan nito, yung foliar, kung makapal yung dahon, mahihirapan yung fungus o yung sakit na mag-atake. Kasi matigas yung dahon niya. So mahirap makapenetrate yung fungus. Yes, mahirapan kasi sila. Kasi usually sir, sa ibang nag-atsal farming, nag-spray sila ng mga dietin or mga inifungicide. Yes, yes. Para hindi magkasakit ang dahon. Opo. Pero sa'yo, never kang nag-apply, no? Hindi po ako nag-apply ng synthetic fungicide dito, sir. Kasi makapal na yung dahon, yung sinasabi mo. Makapal ang dahon, kaya mahirap siya mapenetrate ng fungus. Yes, sir. Opo. Yun. So, ganyan pala mga idol. Pero,
Wala kang na-apply na insecticide? Ang insecticide po, meron po tayong na ano dito, meron tayong nadagdag na insecticide, yung Solomon po kasi. Solomon. Para po yun sa fruit flies. Mga idol, ang area niya ay nasa 1,000 seeds, sir, no? 1,100 lang po. 1,100. Ano po yung napansin niyo talaga, sir? Mula dito pag ano po, wala naman po akong napansin na mula nung paggamit ko ng kulyar, wala namang umaatake talaga na sakit. Oo. Opo, kahit nga pinapaikutan niya ako ng maisan dito, wala namang ano. Oo. Wala namang umaatake. Fruit fly lang talaga, ano? Ang fruit flies lang po, hindi po natin maano talagang fruit flies, atake talaga sila. Hmm. Kung kaya ginamitan na po natin ng ano, Solomon. Solomon po. Yan. Oo. Kasi mga idol, first time pa po ni Sir Jury na mag-atsal farming, tama ba, sir? Yes, sir. Yes, sir. Kasi usually pag first time nyo po sa atsal farming, pag hindi po kayo marunong sa management at saka ng mga usually pests and diseases, mauwi talaga sa failure, no? Yes, sir. Dapat ano po, alam natin yung characteristics ng sakit at saka alam din natin kung paano siya i-control. Yun. Pero usually, halimbawa yung mga nagasubok pa lang na first time, medyo hindi pa familiar sa mga sakit. Yes, halimbawa, ganyan, sa atsal, hindi pa usually familiar. Opo. Pero kaya mahirap silang anong sakit ito. Alam nila na may sakit, pero nila alam kung paano siya i-treat. Kung ang iba po na, ang practice po ng iba, kung ano lang yung mga mabili nila sa market na mga fungicide o mga pesticides dyan, at saka kung ano lang yung mura, yun lang yung ina-apply nila. Pero hindi nila, ang hindi lang nila nalalaman, kung yung binili ba nila ay compatible doon sa sakit na halaman mo. Hmm. Usually yung umaatake sa ano natin, dalawa lang yun, fungus at bakterya lang naman yan eh. Oo. Opo, ngayong panahong tag-ulan, ang ano po, ang madalas na nag-arise sa ating halaman, yung bacterial blight po. Ayun. Opo. Dahil sa ulan yun. Opo, sa ulan-ulan. Tapos sa ano, sa insekto naman po, sir? Dito ang nakikita ko noon, may mga white flies dito, kasi panahon ng tag-ulan, hindi naman talaga bubuylo yung white flies dito. Pero at least hindi sila dumami talaga, ano? Hindi po. Ang kalaban lang po natin ngayon yung fruit flies po. Ayan. At saka may mga ano po eh, may mga daga din po na umaatake. Kasi panahon din ngayon ng tagdaga kasi tagdaga may mais eh sa gilid mo. At saka, hindi naman po gaano na inaatake talaga. Meron lang unti-unti lang po. At saka Sir Jory, may mga ano ka, no? May mga damo-damo sa gilid. Opo. Bakit po? Ano ngayong rason mo, sir? Bakit may damo-damo kayo? Hindi kayo nag-apply ng herbicide? Hindi po. Kasi pag nag-apply kasi tayo ng ano ng herbicide, mag-deteriorate po yung ano yung resistensya po ng tanim. Hihina po yung resistensya niya. Mas madali po siyang kapitan ng sakit noon. At saka itong mga damo naman po na sa ilalim, hindi na po problema yan. Hindi naman po yan bubuylo kasi maano na siya eh. Matatabunan na siya ng dahon ng ano natin. Mas mataas yung atsal natin. Opo. At saka ang ano lang po, ito po. Kailangan makuha po ito eh. Oo. Padadamuhan natin ito. Oo. Na ito, hindi lang siya aapaw po dito sa ano, sa dahon ng atsal natin. Ng atsal. Ayun mga idol, akala mo pag ganyan, hindi kasi siya makita no dahil sobrang lago ng dahon. Parang konti lang. Pero pag ginanyan mo, sobrang dami po ng mga bunga niya no. Ito, pwede na ma-harvest tricolor, sir, no? Yes, sir, opo. Ay, ito, sir, may kain ng ating mga kaibigang daga. Yan, po. Yan. Opo, yan po yung... So, nag-taste sila. Yes. Matamis opo. Kasi ito, no? Yan, mga idol. Sa daga naman po, Sir Jory, ano po yung remedyo nyo? Sa daga po, hindi po... Wag lang po natin silang i-harm. Kung atake man sila, konti-konti lang. Patikim-tikim na lang. Patikim-tikim lang yan. Ayan. So marami tayong natutunan mga idol kaya Sir Jory. Hindi na sila ano sir, hindi na rin sila magtatagal dito. Pagtikim nila, hindi na sila babalik no? Opo. Kasi tumataas yung ano yung resistensya ng tanim. Yan mga idol, sobrang dami po natin nalalaman kay Sir Jory kung paano kapapadamihin ang atsal natin at saka kung anong dapat gawin at saka hindi dapat gawin. Yan, maraming salamat po talaga Sir Jory sa ginatid mong kaalaman sa atin. Sana po mga idol, marami po kayong natutunan sa video na ito. Paklik naman yung subscribe button dyan. Don't forget to like, comment at saka share ang ating video para marami pa pong makapanood. At saka syempre, don't forget to subscribe sa naming YouTube ang Traveling Boots. Yan. Happy farming po sa ating lahat mga idol. Kaway-kaway!